Benjamin's and Simple Life channel presents Wisdom. Magandang oras po sa ating lahat. Ako po si Bea Mason. Ang aking Facebook page at YouTube channel ay Bea Mason Simple Life. Ang gusto kong ibahagi sa inyo ngayon ay ang aming karanasan ng magkaroon kami ng COVID. Hindi pa talaga totally na healed, nagpapalakas. Anyway, nung una, ang naramdaman ko, ako ang unang tinamaan. Nung una, akala ko allergy ko lang kasi meron akong bad allergies. Nag-i-injection ako actually ng every week para nga sa maintenance ko. Dati, 1 year na twice a week. So, nag-ubo-ubo ako. And then later, masama na ang pakiramdam ko. Then, doon na ako parang nagtaka na dahil pinapakiramdaman ko parang ang sakit-sakit ng lalamunan ko. Yun ang talagang hindi ko matiis. Parang gusto ko nang mamatay ng oras na yun dahil hindi na ako makalunok. Kung maglunok ako, ang sakit, parang hindi ko excruciating pain. Hindi ko na parang matiis, parang mamamatay na ako. Ganun ang ano ko. Ang pakiramdam ko. Then, kasi yung isang kaibigan namin, nagubo-ubo siya pero wala sa amin kasi nga pumunta kami ng Las Vegas. Nung nakabalik na kami, tapos sinabi ng kaibigan ko na parang yun na nga nag-positive na pero na-expose na kami. Hindi ko naman ina-expect kasi nga naka-fully vaccinated tapos naka-booster pa kami. Tapos hindi naman kami pumunta sa mga madaming tao kahit nung nasa Vegas, inaibas talaga kami. Pero lumabas kami ni Alitang, yung pamangkin ko, na nag-picture-picture kung doon maraming tao. Tapos, so ewan ko kung saan talaga, kung sa airplane. Pero ang sabi naman, ang airplane ay safe. Kasi nga, 2 to 3 minutes, naglilinis sila ng air, yung sinasuction. Nung ano na, sabi ko, yung magpa-test. Huwag yung instant, ano ba tawag doon? Yung, ewan ko lang, pero hindi daw kasing reliable. So, yung PRC ang ginamit ko. Ayan, nag-uubo pa ako. So, nung ano na, the following day, nano ko na, ala, positive ako. Pero, ayun na nga, ang sama-sama. Basta yung, pag kinokontrol ko yung ubo ko, dahil pag nag-ubo ako, talagang parang mamamatay na ako dito. Tapos pag kinontrol ko, bumibigat na yung dibdib ko. Tapos nagwiwising na ako, then nagsishortness of breath ako. So, bumalik ako ulit sa urgent care. Ayoko nang pumunta ng emergency kasi napakaraming tao doon na talagang tambak ang nag-aantay. Then, bumalik nga ako sa urgent care. Sinabi ko parang na akong mamamatay dito sa sakit sa lalamunan ko. So, binigyan ako ng naming gargle. Ito yung lidocaine bisoprolidine. So, igagargle ko yon 4 times to 5 times a day. Yun ang inano sa akin ng doktor. Naka-help naman pero hindi kaagad. Then, nilagnat na ako. Alam nyo ba, dahil hindi ako makalunok talaga. Kahit umiiyak talaga ako nung pag lumulunok ako yung saliva, di ba? Kailangan mo lumunok. Kahit tubig talaga hindi ako makaswalo. Ito nga, ano tong liquid yung ginamit ko, dahil kahit yung liquid, ang sakit, sakit. Parang gusto ko nang sumuko dahil sobrang sakit. Hindi ko ma-explain yung sakit na yun kasi parang may nag-scrape ng whole lalamunan ko sa loob. God, I don't wanna really remember. Pero, thank God, I survived. Tsaka yung husband ko. Yung husband ko, hawaan ko na lang kasi siya ang ano ko, nurse ko. OA kasi ako, pag, lalo na pag may sakit, lahat naka ano siya nabibigay. Pagkain, lahat. Mga inumin ko. Tapos, binigyan din ako ng
albuterol sulfate na pang ano, pang spray. Hindi ko naman kaagad nakita to. Ang dami pa pala yung binigay sa akin, 3. Tapos kumuha ulit yung asawa ko ng another set ng 3. Ayan o. Pero hindi ko agad nakita. Nilagay pala ng asawa ko sa my bedside. Siguro dahil sa sobrang sakit, hindi na ako nag-pay attention. So, ini-email ko yung doctor na I really need help for my throat. Ito, naka-help talaga. Yung 1 to 2 pops every 4 hours. It's really a big help. Pero isa ko pang ginawa na nag-research na ako nung talagang hindi na ako makalunok. Yung hirap na ako. Ilang araw yan, guys. Akala ko talaga katapusan ko na dahil hindi ako makalunok ng gamot. Hindi ako makainom ng tubig. Eh, kailangan ko uminom tubig para ma-i-flush nga yung virus sa katawan, di ba? So, nakita ko yung doktor na si Dr. Schultz. Siya ay isang doktor at professor sa medicine. So, ang dami nag-i-interview sa kanya. So, ang inanong niyang advice, sabi ko, oh, maganda nga yan. And makes sense at saka may data yung mga sinasabi niya na about science. Vitamin D ang pinaka-importante sa lahat ng vitamin daw. Marami siyang explanation, hindi ko na ano yung discussin yan. So, vitamin D at saka direct sunlight, at least 15 minutes daw na walang sunblock para makapasok daw yung UVA sa katawan natin. So, nagdipa-dipa daw ako sa likod ng bahay namin. Nakapambahay ako, tinataas ko pa yung duster ko para maano yung legs ko. Lahat nakaganyan-ganyan ako. Tapos, nag-take ako ng vitamin D. Ito nga, vitamin D plus vitamin C daw. At saka yung zinc, nasa kabilang room. Ito naman yung ibuprofen, pero hindi ko malunok. Biro mong lalaki, oh. 800 milligram. Pero, no, talagang, ano akong lunokin kasi talagang makahelp daw. Pero talaga barely help. Talagang barely help nung kasagsagan ng ano ko sa COVID. So, yun ang advice niya. So sabi ko, nothing to lose. Term ng 15 minutes ko na pag-stay doon, parang nawala ang more than half na sakit. So nakaganyan sa damdamin ko, tapos pakiramdam ko, yun, nakalunok na ako ng mga gamot. Pero ito, naka-help. Hindi rin naibigay kaagad itong pang-gargle kasi nga wala daw stocks. So nag-antay pa kami nilang araw. So need ko pang bumalik doon ulit dahil talagang I need help ba? Ayaw ko lang pumunta ng emergency kasi mas marami pang taong may malalang mga condition na yung may comorbidity na lalo ng mga elderly. Puno daw ang mga hospital. Pero yun ang sabi ni Dr. Schultz na maganda daw ang vitamin D sa upper respiratory na infection kahit na hindi COVID, kahit na pro-COVID pa. Before COVID, ano daw. May mga data na about science, may mga observations silang mga ginawa, mga research. So, laking pasalamat ko na ano ko yun dahil after that, talagang gumanda yung pakiramdam ko pero may sakit pa rin. Tapos, ito pa pala, nag-boil kami ng turmeric, tsaka luya, tsaka onions. Maganda daw sa ubo. It really helps me, tsaka nilagyan namin ng lemon and honey. Yung marati kami may honey. Tapos, nagkain din ako ng, yung makalunok-lunok na ako, kumakain ako ng mga, oranges. That helps na talaga. Tsaka exercise at tsaka tubig. Kaya gusto kong i-share, pero alam nyo ba na yung fear of unknown, kung anong mangyayari sa'yo, di ba? Sabi nila, very contagious daw ang Omicron variant. Pero hindi naman daw yung maraming nakakamatay, pero may mga namatay pa rin. Siguro yung may mga underlying issues, medical issues. Pero ako talaga meron din akong high blood, saka yung cholesterol ko. Nagtitake ako ng medicine. Pero parang gumaganda na rin dahil exercise talaga ang kailangan pati. At saka sleep daw at least 7 to 8 hours kung may COVID ka. It will help you to heal faster. Pero hindi ako makatulog nga, kaya siguro nag-prolong yung ano ko, yung mga symptoms. Kasi paano ako makatulog kung ubo ka ng ubo? Pero yung asawa ko, after 3 days, nahawaan ko na dahil
nakita ko yung itsura niya, doon ako natakot kasi 65 na asawa ko. He's 8 years older than me. Pero mas healthier ang asawa kasi exercise siya ng exercise. Oh my God, na-obsess siya ng kaya exercise. At least 3 times a day ka siyang nag-exercise. Umaga, tanghali, gabi. Matutulog na lang kami, nag-exercise pa rin. Minsan naiinis na ako noon. Pero one thing na I think it helped. Yung konti lang yung symptoms niya. Una niyang sinasabi sa akin ng few days, 3 days, tiredness. Then pang-apat na araw, doon na siya nagkaroon ng konting ubo. Bihira, hindi ko nga maanong ano. Pero yung boses niya, malatamong may sakit. So yun, huwag kayong matakot. Tsaka yung maging healthy, yung magwas ng hands, sumasanitary, tsaka yung magmask pa rin. Pero hindi na kami lumabas nung grabe na. Nandyan lang kami sa loob ng kwarto. Kukwentuhan, tsaka nag-uusap lang kami doon. Dahil dalawa na kaming may COVID. So, niyayakap pa rin ako ng asawa ko, yung kino-comfort niya ako. Napakabait talaga ng asawa ko dahil nga umiiyak ako sa sakit ng ano ko. Sabi ko parang mamamatay na ako dahil nahirapan na akong huminga. Pero pinapakiramdaman ko talaga if I need to go to the emergency. Pero awa naman ng Diyos, hindi naman. Talaga itong vitamin D naka-help talaga sa akin, saka yung pagpapaaraw. Ngayon, best friend ko ng araw. Kaya kahit maitim, okay lang kasi uso naman ang maitim sa Amerika. Hindi tulad dyan sa Philippines, maganda ang maputi. Pero sa akin, kung talaga maganda ka, kahit anong kulay mo. Pero dito talaga, pangit ang maputi. Ang hinahabol nila ay yung ganitong kulay. Morena. But anyway, nagpapatawa lang ako. Ang panlabas na kaanyo na hindi naman yun ang pinaka the best, di ba? Yung kalooban mo, kung ano ang nasa puso mo. Kung magandang ugali mo, o di ba? How you treat others. Yun pala, without someone looking, di ba? Yung you have integrity. So yun lang mga kababayan. Gusto ko lang i-share na hindi nakakatakot kasi kaya natin yan. Kaya natin lagpasa. So yun lang. Tsaka yung lemon maganda rin kahit na walang sakit. Maganda pala sa liver. Lungs at saka liver. Kasi ang liver ang naglilinis sa mga toxic sa katawan natin. Ayan. Sana i-share nyo to para yung may ibang may COVID na or wag naman inaanong magka-COVID, pero para hindi kayo talagang sobrang takot kasi minsan yung nervyos yung pangpapatay. Hanggang sa muli mga dear kababayan.